Hello. Sa lahat po nang panood ng video na to, panoorin niyo po para sa mga beginners po natin mga bro. Good morning mga bro. Welcome back po sa YouTube channel mga bro. Pag-uusapan natin ngayon mga bro kung paano mag-asintada ng pabilog. Woo! Kung anong paraan sa pag-asintada ng pabilog mga bro. So ngayon, chipping muna ang gagawin natin mga bro, para matanggal natin yung bakal na cover natin. Shear line po itong mga bro. So itataas namin siya. Tataasin siya para pumantay dito. Wow. So yan ang tatalakayan natin. So chipping work muna kami mga bro. So ayan mga bro, chipping work muna tayo. Napapansin nyo ito mga bro, ayan. Ito yung kuha nyo ng pattern, yan, gitloob na to. Huwag sa labas mga bro, kasi sasablay kayo nyan mga bro, sa labas. Kailangan sa loob ka, yan. Wow. Buguhitan mo lang yan, lalagariin mo. Yan yung gawin mong pattern. Kumbaga, sa hollow block pag mga wall, yan yung magiging ano mo, patterboard, yan mga bro. So, pag nagayat mo na yan siya, ilalagay mo na siya doon sa butas kung saan nakapwisto yung manhole na ano, bilog. Tapos yan, yung labas niya, yan na yung pinaka ano niya, hollow blocks niya mga bro. Ayan. Ayan. Dito kasi nakalaga yan. Ayan. Eh, yung itong gagawin ko, may naka-pattern na kaya hindi ako mahihirapan ito. Lilinisin ko na lang para kumapit yung halo dyan mga bro. So ayan mga bro. Samahan niyo ako mga bro. Wow. Ganyan lang ho yan. Ayan. Pabilog.
mga bro, tapos na. Inanuhan ko na, nilagyan ko ang rebukada sa loob. Ayan mga bro. Yung kalalapasan niya. Wow! Ayan mga bro, sakto yan doon sa ano. Yung frame na yun mga bro, dito rin yan ipapatong. So ganun lang kasimple mga bro. Pag nagasintada ng ano, ng pabilog, pattern lang kailangan. Plywood. So yan mga bro. So salamat po sa papanood sa video na to. Pakishare na lang po at follow niyo po ang Facebook page natin mga bro. At subscribe na rin po sa YouTube channel mga bro. Thank you mga bro at bye bye. Ingat po kayo palagi mga bro. God bless po sa inyo.